Magandang araw, Pilipinas! Kasama mga Agila Groupers, aming ihahapid ang mga balita. Mula sa isang linggong kaganapan sa 10th Infantry Agila Division, Philippine Army. Ako po, si Jaira Saldana. Ako naman si Yui Angchai. Tutok na sa Agila News Network. Sa mga headlines, 10ID, pinangunahan ng information briefing patungkol sa nagpapatuloy na counterinsurgency campaign sa mga elected officials ng Davao de Oro at Davao Oriental. Smuggled cigarettes at illegal na droga na harang ng mga personahe ng Task Force Davao sa checkpoint. Sa mga balitang batalyon, Sitio Maligatong Gumasaka Farmers Association sumabak na sa dress chicken racing. At sa 73rd IB, nagsagawa ng Youth Leadership Summit sa Barangay Poblasyon Malapatan sa Rangani Province. Nagsagawa ng information briefing ang 10ID sa pagitan ng Provincial Government ng Davao de Oro at Davao Oriental, kung saan tinalakay ang mga campaign overview at mga accomplishments ng kasundaluhan, maging ang peace and order situation sa lugar at ang mga programa na inimplementa sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Si Agila Trooper Mark Lim sa detalye. Hulyo 4 nakipagpulong si 10th Infantry Agila Division Commander Major General Nolasco M. Impin sa mga opisyales ng Davao de Oro Provincial Government sa isinagawang information briefing. Dito tinalakay niya kina Davao de Oro Governor Dolphy Gonzaga at iba pang opisyales ang kasalukuyang peace and order situation sa probinsya. Pinasadahan din sa diskusyon ang major accomplishments ng kasundaluhan, ang mga nagawang produkto ng iba't ibang people's organization, ang kondisyon ng mga former rebels na nagbalik loob sa kanila at marami pang iba. Suportado naman ng bagong administrasyon ng Davao de Oro ang mga plano ng 10ID. Samantala, Hulyo 7 naman isinagawa ang information briefing sa elected officials ng Davao Oriental, kung saan nanguna si Davao Oriental Governor Corazon Malanyaon sa hanay ng probinsya. Pinasilip ng Agila Division ang kasalukuyang campaign overview nito, partikular sa pagsugpo sa insurensiya sa lugar. Kasama na riyan ang pagbibigay eksplenasyon at buod sa mga naimplementang programa sa ilalim ng ECLIP na gumabay sa pagbabagong buhay ng mga former rebels. Ayon kay Major General Mimpin, importante na mapaintindi lalo sa mga newly elected officials kung saan na ang kasundaluhan at mga partner key stakeholders nito sa pagpapatuloy sa counterinsurgency campaign na isang hakbang tungo sa pagkamit ng isang matiwasay at mapayapang pamumuhay. Yan yung binibigyan natin ng focus, lalo na ngayon sa mga bagong set of political leaders. Nagkakatap tayo ng information briefing, yung sustainment, no, ng ating campaign, particularly doon sa mga na-establish natin ng mga people's organization. Dagdag ng 10ID, ang pagpasok ng Estado sa tinatawag na sustainment phase ay isang kritikal at masinsinang trabaho para mapanatiling nakatindig ang mga tagumpay na tinatamasa ngayon, hindi lamang ng pamahalaan pati na rin ang buong sosyedad. Mark Lim para sa Agila News Network. Timbog ang apat na individual matapos maharang sa Task Force Davao Checkpoint sa Toril, Davao City, nang makitaan ng mga smuggled tobacco at illegal na droga. Si Agila Trooper Ayan Ayuban sa detalye. Timbog ang apat na individual matapos maharang sa checkpoint ng Task Force Davao sa Toril, Davao City, ang karto-kartong illegal na sigarilyo habang papasok ito sa syudad noong Hulyo 5. Kinilala ang mga nahuli na sina Alsarif No, Aliasid No, Julie Arad at Julie G. Sahisa, mga residente ng Digo City. Sa investigasyon, nasa mahigit 500 rims ng smuggled cannon menthol cigarettes na nagkakahalaga ng 275,000 pesos ang nakita sa loob ng kanilang sinakyang SUV. Kasong paglabag sa Republic Act 4712 o an act amending certain section of tariff and customs codes of the Philippines ang isasampa laban sa mga nahuli. Samantala, sa parehong araw na sakote ng Task Force Davao Checkpoint sa Bunawan, Davao City, si Edwin Campus, matapos nasabat sa kaniya ang 7 sachet ng hinihinalang shabu na nasa mahigit 4 na gramo ang timbang at nagkakahalaga ng 7,000 piso. Pinuri naman ni Task Force Davao Commander Colonel Darin Comia ang pagiging alisto ng mga personahe nito at ang kooperasyon at patuloy na pagsuporta ng mga Davaoenyo sa mas pinaiigting na culture of security sa lungsod. Ayon J. Ayuban, para sa Agila News Network.
Patuloy na pinapalawak ng Youth Development Unit ng Sarangani, mga kasundaluhan ng 73rd IB at lokal na pamahalaan ng Malapatan ang ginanap na Youth Leadership Summit sa Barangay Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Si Agla Trooper Hermeliza Sutasio sa detalye. Matagumpay na isinagawa ang tatlong araw na Youth Leadership Summit na may temang Youth Leaders for Peace and Development. Ito ay sa pangunguna ng lokal na pamahalaan ng Malapatan sa Sarangani Province kasama ang kasundaluhan ng 73rd IB at mga lokal at nasyonal na ahensya ng gobyerno. Ang summit ay isinagawa sa Barangay Patag, Malapatan, Sarangani Province, ika-5 hanggang 7 ng Hulyo. 120 mga kabataan ang nakilahok sa nasabing aktibidad na binubuo ng mga youth leaders at out-of-school youth mula sa mga isolated areas ng munisipyo ng Malapatan. Youth Leaders Summit ay napaka magandang training para sa ating mga future leaders. It's because we will be developing or enhancing the leadership skills of our kabataang Malapatan. Layunin ng nasabing programa na tulungan ang mga kabataan na may ilayo sa mga illegal recruitment ng mga komunistang grupo at upang mahubog ang mga kabataan na maging handa at maging modelo para sa kaayusan ng kani-kanilang mga komunidad. Nagbigay ng mensahe ang panauhing pandangal mula sa munisipyo ng Malapatan para sa mga kabataan at nangako na handa nilang tulungan at suportahan ang mga programa para sa mga kabataan. Every year, ginasilibrar na ito, ginakandakan ito ang inyong ang youth summit. Ang gagawin ko ngayon, i-priority ko talaga tutukan yung mga school. Nagkaroon din ng mga talakayan tungkol sa prevention and countering violent extremism, HIV teenager pregnancy, and drug awareness, spiritual enlightenment, team building activity, at isa sa pinaka-highlight ng programa ay ang cultural night. Malaki ang pasasalamat ng mga kabataan sa 73rd IB at lokal na pamahalaan sa mga hakbang nito upang ang mga kabataan ay maging responsable at maging mahusay at mabuting leader ng bayan at sa nasabing lalawigan. Natapos ang tatlong araw na aktibidad at nagkaroon na rin sila ng bagong halal ng mga opisyalis na sabay na numpa at pumirma ng manifesto. Isa sa masasabi ko, one word, amazing ang ating Youth Leadership Summit. Dahil dito, magkakaroon ulit tayo ng bagong batch ng ating Youth for Peace Movement Malapatan Chapter. Thank you so much and Mapya Malapatan and Arangkada Malapatan. Dahil tunay nga na ang kabataan ang pag-asa ng bayan, layunin ng ating pamahalaan na mas mapalawak ang kampanya nito para maiwas ang mga kabataan sa maling gawain at maisakatuparan ang ating hangarin tungo sa isang malaya at matagumpay na bansa. Mula dito sa munisipyo ng Malapatan, probinsya ng Sarangani Province, Agila Trooper Hermeliza Sotasio para sa Agila News Network. Nagkaroon ng harvesting ng 150 kilong grass chicken ang Gumasaka Farmers Association katuwang ang 89th Infantry Makatao Battalion sa Sitio Maligatong, Barangay Magwawa, Santo Tomas, Davao del Norte. Si Agla Trooper Kenneth Salamanca sa detalye. Nag-ani ang Balula Tribes and Worker Association at Sitio Maligatong Gumasaka Farmers Association ng mga preskong manok sa pangunguna ni PFC Reggie Francisco, Community Development Team in Charge sa Sitio Maligatong, Barangay Magwawa, Santo Tomas, Davao del Norte, nito lamang ika-1 ng Hulyo taong kasulukuyan. Maigit kumulang ang 117 karneng manok, 3.8 kilo ng chicken head, 7 kilo ng chicken feet, 1.5 ng balon-balunan, at 4.5 kilo ng atay ng manok. Nagpasalamat kami pag-ayo sa mga asosasyon, nagitagaan kami dugang na pagtulunan bahin sa mong panginabuhian. Salamat ka itagaan kami gituduan kami nila paghatag o pagitunan nila unsaon sa among pagpanginabuhi nga makatabang sa among kalisod. Patuloy na tutulong ang 89th Infantry Makatao Battalion sa pamumuno ng aming Battalion Commander Lieutenant Colonel Donald T. Gafood, Infantry General Staff for Philippine Army, sa ating mga people's organization na established sa ating area of operation. Nanawagan po kami sa iba pang mga agencies at saka sa stakeholders na kung gustong magtulong sa ating people's organization, open lang po ang ating unit para sa honoran ng ating people's organization.
Laking pasasalamat naman ng miyembro ng People's Organization sa tulong ng 89IB para sa kanilang dagdag pamumuhay. Mga pingos natin, ang magkisilbi na rin natin na tinatawag natin na integrated territorial defense system, because kung united na sila at na yung kanilang socio-economic condition ay nag-improve na, so there's no chance no na ma-dedisip pa sila uli, no, maluluko pa uli sila ng CBP-NPA. Ang aktibidad ay isa lamang pagsisikap ng ating mga kasunduluhan upang matulungan ng ating kababayan para sa kanilang dagdag pamumuhay at pagmamahal at suporta ng gobyerno, lalo't higit mapanatili ang kapayapaan sa lugar ng nasasakupan. Mula rito sa 89 Infantry Battalion, Kenneth Salamangka para sa Aguila News Network. At yan ang mga kaganapang nasagap ng mga Aguila Troopers sa buong linggo. Manatiling nakatutok sa aktibidad ng 10th ID sa aming social media pages sa Facebook, Instagram, Twitter at YouTube na naka-flash sa inyong screen. Aguila News Network, mga balita mula sa Pilipino para sa Pilipino. Magandang araw at maraming salamat.